Hi guys, welcome back sa bago kong tutorial na kung paano mag-install ng standby. Ito po ang katawan ng standby. Ito ang unang ilalagay. Ah, hindi, mali, sorry. Bali, may laman ito sa ilalim. Kunin natin. Tapos, ang step 1 ay lalagyan natin siya ng paa. Lagay natin ito dito sa may gunit na pa-vertical, fit lang natin. Tatlo po ang paan itong stand pan. Step 2. Lagay natin yung plate niya na katawan. Ito. Lagay dito. Pwede pala ma-adjust. Pwede nang pababaan. Pwede rin palaasin. At lagay natin yung ito, yung kulay grip. Tama. Pamali. Okay, agad natin ito sa baba, sa katawan niya. Ito nagay natin. Yan. Tighten ng itong sa gitna yung katawan ay clockwise, parang daan at kung paano gumalang yung swilo clockwise. Okay na. Step 3, ilagay yung blade, limang blades na ilisin ng stand pan. Pero sa akin, hindi ko na matanggal. Kaya ang advice ko sa inyo, i-fit nyo yung ilisin sa may square dito na dalawa. Ito. At ito. I-fit nyo lang yung limang blades ng stand pan para hindi lumipad kapag testing nyo lang. At ang final ay lalagay natin yung liig ng stand pan sa katawan ng stand pan. Bali dito guys, ilagay nyo dito yung ano, yung bolt, tapos dito yung tornilyo, dito yung ilagay, tapos dito yung bilog na papel sa loob ng papasukan ng tornilyo. Okay guys, pasok natin. Ito naman guys. Ito. Kailangan muna natin yung ano.
Okay guys, pasensya na po. Bali, ito na po yung finished product. Pipiit nyo lang po ng clockwise itong handle ng tornilyo. Parang daanan ba ng ano, orasan. Dapat mahigpit po yung pagka-piit yung ano talaga, sarado talaga para hindi maglaw-galaw. At ito na, ito yung tamang paglagay ng standby. Dapat nasa labas yung wire, hindi yung sa anahan yung wire, kasi pag tiandar nyo tatamaan yung wire. Try na natin. Pero sabi daw doon nakakatipid daw ito ng kuryente. Ewan ko guys, pero update ko lang siguro kayo kung totoo. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell so that you will get notified with my new videos, last videos. Thanks for watching guys.